Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala at isa sa mga napakahilig sa mga pampaswerte? Ngayong araw na ito mga bossing ko ay Martes. Aba, huwag na hindi ka gagawa mga bossing. Basta tandisin nyo lang inyong kalooban. Kung ano po ang gusto po ninyo, lumarga po kayo. Kayo po ba ay napakarami mga kamalasan na pinagdadaanan sa kasalukuyan na puro pagsubok na lamang po mga bossing? Kung kayo po isa sa mga nakakaranas ng mga ganyang pagsubok, mainam na subukan nyo po itong gawin. Huhulihin natin yan, yung mga kamalasan na yan mga bossing, at ipa-flash po natin yan sa aridoro para wag na muling bumalik pa mga bossing. Tuturuan ko po kayo ng mga napaka-epektibong mga pamamaraan para sa 2022 ay hindi na po tayo malasin pa, para puro swerte at dumaloy po sa atin sa 2022. Kaya kung kayo po naniniwala sa magandang mga pamamaraan, ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Ay mga bossing ko na mga iba't iba mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. At itong aking tuturo sa inyo ay paghuhuli ng mga kamalasan, at instead na malas ay puro swerte ang dumaloy po sa inyo mga bossing. Kakapitan kayo ng swerte po dito mga bossing, at ayan po ay huhulihin na po natin mga purwisyo sa buhay po natin mga bossing. Ano po ang kailangan natin mga bossing? Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng isang malinis na tubig. Pagkatapos mga bossing, kumuha ka ng isang kutsara ng mantika. Kahit anong klaseng mantika na meron po kayo na hindi nyo pa ito nagagamit. Kailangan hindi pa nagagamit, kahit anong klase po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, isang kutsara lamang ilagay nyo po dito sa ating pong tubig. Tubig at langis, hindi pwedeng pagtambalin mga bossing. Yun, ala Sharon Cuneta. Ngayon pa mga bossing, ito na. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ang tubig mga bossing ko ay isa sa mga very powerful na pang-alis na mga kamalasan. Kung kayo po mga bossing ay sobra-sobra ang kamalasan po ninyo, wag na hindi kayong maglalagay ng tubig sa ilalim ng inyo pong higaan. Ang dulot po niyan ay swerte. Pero marireverse ang swerte. Ang swerte ay magiging malas kung ito po ay matitigang, maiiga ang ating tubig pagkatapos, or kaya ay magdudumi na hindi nyo ito napapaltan. Kaya kailangan ay mamimaintain natin ang kalinisan ng ating pong tubig. Ang gagawin nyo lamang mga bossing sa ating tubig at mantika, magwi-wish po kayo at harap kayo sa may silangan. Sabihin nyo sa pamamagitan ng tubig na ito, lahat ng mga kamalasan kong pinagdadaanan ay mawawala na, masusolusyon na. Tapos sabihin nyo po dito ang lahat ng nais po ninyo na maganap. Kung kayo po ay isa sa mga nagnanais na rumakit ng isang bagay na matagal nyo na pinapangarap, na nais nyo kayo po ay magtagumpay dito, gawin nyo po ito mga bossing. Kasi ito po ay pagpapatupad sa lahat ng mga pangarap natin sa ating pong buhay, pagpapakapit po ng swerte. Ngayon po, i-wish na po ng todo-todo lahat ang inyo po mga kahilingan na walang gamit na sana, direct to the point. At pagkatapos po nito mga bossing, ibilad ito sa sinag ng araw. At hayaang ito ay mabilad hanggang 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Halimbawa, 6:30 nyo siya ginawa, kukunin nyo siya alas 8. Alas 7 nyo siya ginawa ng umaga mga bossing, kukunin nyo siya ng alas 8 ng umaga. At pagkatapos ng alas 8 ng umaga, kunin nyo na po ito at ilagay nyo po ito sa center table po ninyo, or itapat nyo po ito sa pintuan ng inyo pong main door upang mahuli natin ang mga kamalasan na yan. Pagpasok pa lang ng kamalasan, natanawan po ito, higup ka agad, kumbaga huli ka agad, mga ganyan mga bossing. Nanguhuli ito ng kamalasan, ang tubig at mantika mga bossing, at nagpapakapit ng swerte. Kung kayo po ay naniniwala mga bossing, bukod sa ganito mga pamamaraan, ayuda ng mga salitain ay mga magaganda, 100% na paniniwala, pagganahin ang ating law of attraction mula sa puso ang pagwi-wish. At kayo po mga bossing ko ay kung kailangan natin ay pera, sipag at tiyaga, umingi ng gabay sa mahal na Panginoon, nagabayan tayo at huwag na tayong malasin pamuli. At tayo po mga bossing ko ay lagi magpapasalamat kung ano po ang mga bagay na dumarating sa atin. Hindi po lagi yung pera ng pera ang ating pong iniisip mga bossing, bagamat ito ang pinakamayor na kailangan natin lahat mga bossing, di ba? Pera. Kasi syempre, paano tayo makakakain? Paano mo mabibigyan pa ang ilangan ng iyong pumanganak kung wala kang pera?
yan po ang pinaka-importante rin. Pero yung mga dumarating po sa atin na wala kang karamdaman kasi napakahirap, wala nang pera, wala nang pera tapos may karamdaman ka pa, yan po ay nakakasigaw sa langit ang mga ganyang kaganapan, mga bossing. Mahirap ang ganyang kaganapan. Ngayon po, mga bossing, dati-dati mga bossing, like ko sinasabi sa mga anak ko, anak ka, bawal magkasakit, huwag kang ganyan, mga ganyan. Kasi, syempre, alam nyo na, crisis na, wala nang pera, pagtas nagkakaroon pa ng karamdaman, nako, yan ang pinaka worst talaga, lalo anak mo may karamdaman, yan po pinaka mahirap talaga. Ngayon po, mga bossing, kaya kung wala kang karamdaman, ipagpasalamat na po natin yan, mga bossing. Blessing na po yan, swerte na po yan na maituturing. Ganon din yung hindi ka napapahamak, kahit saan ka pumupunta ay hindi ka napapahamak. Kasi mga nababalitaan po natin, di ba, nakakatakot, mga bossing. Swerte na kung hindi ka napahamak. Ganon din po yung ikaw po ay masaya ang buong pamilya, nakakain naman ng 3 beses sa loob ng isang araw. Yan po yung maituturing na na swerte. Kaya kumbaga yan, ipagpasalamat na natin at maging malagaya na ating kalooban po dyan. Bonus na lamang kung tayo ay makapanalo, kung tayo biglang may swerteng dumating, ganyan, bonus na lamang, lalo na tungkol sa pera, bonus po yan. Kaya kung kayo pinaniniwala, mga bossing, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo na po itong gawin. Yan na po, mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.